Patuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa mga nawawala matapos bumigay ang Old Clarin Bridge sa Loway, Bohol. Ikinwento naman ang isa sa mga nakaligtas ang nasaksihan bago ang trahedya. Live mula sa Bohol, nasa frontline ng balitang yan si Jem Avancenia. Jem, anong latest sa paghahanap sa mga biktima? Gretchen, na-locate na ng search and retrieval teams ang 15 sasakyan na lumubog dito sa Lubok River kasabay ng pagguho ng Clarin Bridge nitong Miyerkules. Sa ngayon ay pinagpaplanuhan naman ng DPWH ang isasagawang salvage operation para sa bumigay na tulay maging sa mga sasakyang lumubog. Labis ang pagluluksa ni Sheila Cagulada para sa kanyang inang si Emilia Jimena. Kabilang si Aling Emilia sa mga di nakaligtas matapos bumigay ang Clarin Bridge sa Loway, Bohol noong Miyerkules. Kasama sa mga lumubog ang sinasakyang tricycle ni Aling Emilia. Ang bunsong anak naman ni Sheila na si Yana nakasama ng kanyang lola noon, muntik ding masawi. Buti na lang at nakalangoy siya sa pinakamalapit na pampang. Murag ang akong mama, bagi siguro ginya ang akong anak, kahit pinangga mangugay na niya akong anak. Murag siguro ginya ang kinabuhi sa akong anak. Kanang na ang gipabantaya naman unta ng bridge diha nga kay ingon sila nga kuhaan ako noon na sa kanang na ang silbi. Kuan sa ilawang ba? Nga nung wagin, pabaya, saan sila kayo ba? Kwento ni Yana, pauwi na sana sila ng kanyang lola nang mag-counterflow ang isang dump truck sa mga sasakyan na papunta sa ng Tagbilaran. Wala naman kami itong tulay, and then paman kay padong na taume. And then pagkaman pagdong na mo kay na may dump truck o dining dong, ding balik man me, mauto na kuan, liki o kuan, tulay. Kakuan ko, nakalangoy, nakakuan man, nakagawas man ko. Isa sa mga tinitingnang dahilan kung bakit bumigay ang tulay na ito ay dahil sa sobrang bigat ng mga sasakyang dumadaan. Bumigat kasi ang daloy ng trapiko dito matapos mag-counterflow ng isang dump truck na may kargang mga bato. Magsasagawa ng imbestigasyon ng LGU sa insidente. Ayon kay Mayor Lahar Ayuban, dapat ay may managot sa insidente. In my initial assessment, based on the testimony coming from the survivors and yung nakakita, yeah, it was really because of that counterflowing vehicle that caused the collapse of the bridge. Dump truck, fully loaded. They're very serious and buhay po yung nawala. So, we are very serious on this. Yeah, dapat. Hirap man sa pagsisi dahil sa malakas na current at malabong tubig, patuloy pa rin ang paghahanap ng 57 divers sa mga sasakyan at katawan ng mga biktima. Zero visibility talaga. Sobrang hirap sa hanapan ng mga sasakyan, tao. Mahirap talaga. Malabo, malakas yung current. Hindi mo alam kung may mga bakal ba. So kapaan talaga yung hanapan namin since kagabi pa. Binigyan naman ng LGU ang mga survivor ng ₱10,000 habang mas malaki ang matatanggap ng pamilya ng mga nasawi. Gretchen, ayon sa LGU ay wala nang reported missing sa insidente. Kahapon naman ay nakipagpulong na si Loway Mayor Ayuban sa DPWH kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa insidente. Napag-usapan rin na kailangan ng mag-double time dito sa ginagawang bagong tulay upang magamit na sa lalong madaling panahon. Gretchen? Jem, habang ongoing pa yung investigation dito, no, anong aasahan na tulong ng mga biktima mula sa LGU o sa government? Dahil ito nga, no, may mga namatay, meron na mga nawalan. Ano ba, may balita na ba tayo tungkol dyan? Gretchen, kahapon ay nabanggit ni Mayor Ayuban na namahagi na sila ng tig ₱10,000 sa mga survivors ng insidente. Nabanggit din niya sa atin na mas malaki naman yung matatanggap ng pamilya ng mga nasawi, pero sa as of the amount ay wala pang silang idinedeclare dahil pinag-uusapan pa raw nila ito ng DSWD. At sinagot na rin daw nila ang hospitalization ng mga biktima at sasagutin rin daw nila ang funeral services para sa mga nasawi. Maraming salamat sa update. Nakakalungkot na balita, pero antabayanan natin yan. Mula sa Loway, Bohol, Jem Avancenia.